So ayun mga guys, magtatato na naman tayo ulit ngayon at ang gagawin ko ay oriental tattoo na Hanya mask at saka Kitsune mask. So medyo matagal na tong video na to sa cellphone ko, hindi ko na-upload, so pasensya na kayo. Pero ngayon i-upload ko na tattoo tutorial to, kaya sana panoorin nyo ng buo kasi marami kayong mapupulot dito about sa pagtatato ng oriental tattoo or Japanese tattoo mga ganyan. Pero yung oriental tattoo na to may pagka neo-traditional na. So hindi talaga siya basically na oriental na traditional ganun. May pagka more on neo-trad. So medyo dagdag na rin sa kaalaman nyo yun. At yun pala mga guys, gusto ko pala magpasalamat kay Carl na nagtiwala sa akin magpatato galing Pantondo. Medyo malayo kasi yun. Dito, taga dito kasi ako sa Quezon City. Kaya yun. At gusto ko pala magpasalamat sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa akin dito sa YouTube. Sobrang thank you guys kasi may mga natututunan kayo. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi maraming po akong i-upload ng mga tattoo videos, tattoo tutorial at marami pang iba. So yun guys, umpisa na natin. Tara! So yan guys, umpisa na tayo. So dito guys, ginamit ko yung 5RL. Try lang to. Kung okay, edi tuloy-tuloy. Ganun sa pagtatato ng mga lining. Mag-umpisa ka muna sa maliit. Saka sa makapal. So, yun guys. Pinalitan ko nga yung liner ko na 5RL. Kasi masyadong manipis eh. Kaya nagpalit ako ng 7RL. Ayan. 7RL yan. Solid agad yan. Tingnan nyo. O, oh, diba? So, pagka ganyan, ano, yan na yung gamitin nyo pang lining sa lahat. Tapos, pag gusto nyo makapal, kung merong kayong needle na mga RS, yun na rin gamitin nyo. Isolid nyo lang yung paglalining para talagang kitang-kita siya. Kasi yung iba, medyo nahihirapan nga pagpapasok ng tinta. Ito yung mga technique na basic lang naman. Pagka naglining kayo, bagalan nyo, tapos medyo paslant, hindi siya nakabaon ng dire-dire. Yung diretso, kailangan paslant. Diba? Tagilid yung machine. Parang ganyan. Diba? Tagilid. Ganun yung diskarte sa mga paglalining. Pero marami pa rin talagang nagtatato ngayon na nagpo-focus sila sa realistic. Gandang-ganda yung mga Pinoy sa mga realistic talaga. Hirap talaga yung mga nagre-realistic artist sa mga lining. Kasi yung lining talaga guys, matagal eh. Para sa akin, matagal siya gawin eh. Tsaka yung sabihin ko sa'yo, ilang oras ka magla-lining ka lang. Para ako ng anak mo pre. Minsan nagla-lining ako isang buong araw pag mga full sleep. Bakit? Pagkain lang yung pahinga ko dun. Kaya nasabi ko lang naman guys. Kaya mahirap talaga yung tattoo ng mga ganito. Basta huwag niyong madaliin pagka nagla-lining kayo para yung tinta pasok na pasok talaga. So yung ginagamit ko pala na tinta dito guys ay dynamic black. Ayan. May ano kasi ako, may technique ako. Ano pala to guys ha? May ano pala ako sa inyo. May sasabihin ako sa inyo na kung gumagamit kayo ng triple black, mag dynamic black na lang kayo. Halos parehas lang talaga yun. To be honest. Hindi naman ako dito na binabayaran ng ibang ink. Dynamic pa rin yung gamit ko. Pero halos parehas lang talaga ng triple black. Wala, halos walang pinagkaiba. Kaya para sa akin, huwag na kayo bumili ng triple black kasi mas mahal yun eh. Siyempre, hindi naman yung viewers ko dito, hindi naman yung magagaling eh. Ang viewers ko, yung mga newbie, diba? So sinasabi ko lang sa inyo kung saan kayo makakatipid. Yun, dun, yun na yung bilhin nyo. Parehas lang naman yun. At saka para sa akin din, pag-ipunan nyo na yung malaking ink. Kasi dun sa maliit, konti lang na magagawa nyo dun guys. So dito muna tayo guys, palikan muna natin yung pagtatatuo. Basta yun, huwag kayong bumili ng triple black. Mag dynamic black na lang kayo, parehas lang yun. Mas mura pa.
So dito guys, natapos na ako maglining, nakita nyo makapal yung mga maskara natin. Yun yung kinapalan natin yung outline kasi para umangat siya. Ayun yung mga basic technique pagka nagtatattoo kayo ng mga ganito, anya mask, mga ganyan, mga new traditional. Yun yung mga technique para umangat talaga yung tattoo. Pagka gumaling yan, angat na angat yan guys, promise. Wala nga alam biro. Basta maputi yung kliyente nyo. Yan. Isa pa pala yan. Kasi maraming nagtataka bakit malabo daw yung tattoo nila. Eh, idaan din natin sa maayos na ano, sa paliwanag. Maputi ba yung kliyente natin? Ano ba? May problema ba sa balat niya, mga ganyan, or hindi naman siya kaputian? Pwede rin kasi yun yung reason kung bakit hindi ganun ka tingkad yung black. May sinasabi, gray daw. Eh, baka nga naman, hindi ganun kaputi yung kliyente natin. Kaya, ano, kasi pag maputi talaga guys yung kliyente nyo, tapos nagtattoo kayo ng solid black, nag-shading kayo tulad nitong ginagawa ko, talagang solid na solid yan. Wala ka makikitang ano-ano dyan, yung magigray, ganun. Hindi. Basta original yung ink, di ba, na ginamit nyo. So, yun pa pala. Marami pala nagko-comment sa akin, tsaka nagme-message sa akin sa Facebook na, sir, bumili ako ng gantong ink sa Shopee. Eh, nakita ko guys na yung brand ng ink niya ay China. So, huwag nyo pong gamitin sa balat yun. Delikado po yung ginagawa nyo. Minsan may mga makukulit na tao na hindi ko alam kung anong gusto nilang patunayan sa sarili nila. Kasi never akong gumamit ng ganun guys sa buong buhay ko. Puro talaga branded yung ginagamit ko kasi natatakot nga ako eh. Kasi syempre panghabang buhay ito tsaka pumapasok sa katawan ng tao yung karayom eh. Kaya medyo delikado. Kaya kung alam nyo yung peke, huwag nyo nang subukan. Kasi hindi naman tutulad ng mga damit eh. Sapatos, ganun. Hindi naman siya tulad ng mga ganun na susuotin mo lang. Diba? Hindi. Pumapasok to sa balat. Kaya medyo delikado. Pagka peke yung ginagamit mo. So, dito guys. Yung marami nagtatanong sa akin, syempre sobrang ayos daw ng ano ko ng mga wave, mga ganyan. Ang ano talaga diyan, ang sikreto talaga diyan na ano, tantsahan lang ng shading. Pagka nandoon na kayo sa ano, light color, 'di ba? Dark yung wave to light, parang ganoon. Kailangan, pag nandun na sa kalahati, mag-medium na kayo. Tapos, paangat-angat na lang yung needle nyo. Yung machine, parang paangat-angat na lang yung galaw. Para hindi nasusolid agad yung kulay. Natatansya nyo siya. Hindi siya agad-agad kumukulay ng black. So, tignan nyo guys. Tignan nyo yung ginawa ko. Diba? Dark to light. Pero may blending sa gitna. Hindi lang siya half dark, half light. Parang ganun. So, yun yung mga ano, mga basic sa pagtatato ng oriental, mga Japanese, mga ganyan. Basic yan. Pero maraming nahihirapan. Kasi yung iba, ano, paano ba to? Parang pag nag-shading sila ng paganyan, yan, solid black, diba? Isusunod agad nila dyan yung light, pinaka-light. Tapos pagdidikitin lang nila yon. Hindi ganun guys. Ganito dapat yung gawin nyo. Diba yan? Nagbablock ako dyan. Pagka nagblock kayo, medyo pahapyaw na yung bandang gitna. Black pa rin. Pero pahapyaw lang yung hagod nyo. Yun. Yun pala yung tawag. Hagod. Yung hagod nyo ng machine. Medyo pahapyaw lang. Para mag-blend siya doon sa medium na gagawin nyo. Maghalo ba? Parang isahan lang yung
dark tas nagla-light, parang ganoon. Hindi yung dark light agad. Hindi. 'Di ba? Parang nagbi-blend siya, palabo siya ng dahan-dahan. Ayun. So 'yan, 'di ba? Medyo nagba-block pa rin ako diyan kasi ano, 'yun nga, medyo maliit pa eh. Maliit pa yung solid block eh. So mare-recommend ko pala sa inyo guys itong 7RM. Ayun, solid na solid talaga tong needle na 'to. Wala akong masabi. Kaso ngayon guys, nagkakaproblema sa shipping sa China. So hindi tayo maka-order sa Shopee. Lagi tayong naka-cancel. Hindi ko alam kung bakit. Siguro walang stock. Pero try na lang natin siguro next month. Baka meron na. So dito guys, nag medium gray na tayo. Kasi nakapagpahapyaw na ako dun banda sa gitna eh. So yan, nag-gray na tayo. Ganyan-ganyan lang yung banat oh. Yan oh, di ba? Medyo ang bilis ng galaw ng hagod ko. Kasi ano, hindi pwedeng ibabad yan eh. Kasi magsusolid lock pa rin yan kahit medium lang yung nilagay mo. Yan, medyo mabilis pala siya, mabilis. Kasi para mag black and gray talaga siya. Hindi siya mag solid lock lang. Pangat kasi yun eh. Kasi sa Japanese tattoo talaga ganyan eh. Ganyan yung wave nila. Dark tsaka papuntang light. Smooth. So, hindi ko alam paano nila nagagawa yun ng mano-mano. Tingin ko may machine din talaga sila eh. Sobrang ganda kasi pagka yun nagawa nila ng mano-mano lang, sobrang galing. Pero hindi ko alam kung paano nila nagawa yun eh. Kasi yung mga tattoo nila sinauna na eh, diba? Tapos yung mano-mano yung gamit, sobrang galing. Eh, magagaling kasi talaga yung mga Hapon eh. So pagka ganito pala guys, diba nagkulang, parang light na light ha. Eh, tansyay nyo lang yung saw-saw nyo. Maglagay kayo ng light tapos ng medium ano. Saka nyo banatan ulit para hindi masyadong dark. Pag kinatungan nyo kasi yan, magda-dark yan ang magda-dark. Dahan-dahan. So yan o. Di ba yung ginagawa ko? Di ba? O. Kita nyo naman yun, di ba, kanina. So dito guys, siguro mapuputol yung video na to. Maya-maya lang. Kasi nasira yung video natin. Magka-problema. Kaya maya-maya lang guys. Makikita nyo na yung ano, yung katapusan ng pagba-background ko ng mga wave. Yan, tsaka ng cloud. Cloud pala yan guys, ah, yung ano, yung nakikita nyo yung bilog-bilog dito sa bandang gilid. Cloud yan. Maya-maya lang makikita nyo na yan. Ayan oh, guys. Diba? Sobrang ano ng black and gray natin, mapula pa. Kasi ano, ayun, isa pa pala yun. Kasi syempre, mahalo pa yung dugo doon sa ink. Kaya hindi mo pa makukuha talaga yung black and gray agad-agad. Medyo mapula pa yan kasi syempre, hindi pa nakarecover yung balat eh. Yun din yung mga dahilan kung bakit nagsusugat yung tattoo kasi napapersa nga nila. Tsaka sabihin din natin yung kliyente natin kung ano yung mga dapat nilang gawin after ng tattoo, yung mga aftercare. Siguro yun, yung vitamin A and D. Yun yung mga ginagamit pang aftercare sa tattoo eh. Pero sa akin kasi ano lang eh, para sa akin mild soap lang okay na eh. Mga safeguard, mga ganyan. Huwag tayo magpapalagay ng mga petroleum jelly ng after tatuan kasi nako, mainit sa balat yun, magsusugat yung tato. Masyado mainit yung petroleum jelly guys. Sa seminar ng DOH, masasabi yan sa inyo, ituturo yan na hindi pwedeng lagyan ng petroleum jelly yung sugat. Sugat kasi yung tato eh. Siguro much better kung ano, kung safeguard kasi antibacterial yun. Tsaka mabilis matuyo yung
sugat pagka nagsisafeguard ka. So yun lang naman. Tsaka dito guys, tignan nyo, syempre dito hindi pa ganun kaganda yung kulay, di ba? Hindi nyo makita kasi nananaig yung red dun sa blue-green eh, sa kulay na emerald. Nananaig yung pulay, parang madumi yung emerald eh. Pero maya-maya, tignan nyo, di ba? Ayan, tignan nyo naman ang ganda-ganda ng kulay pagka pag nakapagpahinga yung balat after yung mag-shading. Buhay na buhay talaga siya. So pag nagkukulay kayo, ismutan nyo lang yung hagod nyo. Kung sa lining mabagal, dito smooth lang yung hagod. Huwag nyo masyadong idiin yung karayom sa balat kasi hindi po mapasok yung tinta ng maayos pagka ganun. Hindi siya nagpapantay-pantay. Although may mga dahilan din kung bakit hindi nagpapantay-pantay yung kulay. Pero mas okay na gawin pa rin nating pantay-pantay yung shading natin. Para alam na nga natin na maayos naman yung trabaho ko, diba? Bakit nagkaganyan? Siguro pwedeng mali natin or pwedeng mali din ng kliyente natin. Or bigla na lang nagka-problema sa balat niya, nakamot niya, ganun. Maraming cause, maraming dahilan kung bakit nagkakaganon. Pero kung talagang inaaral niyo yung pagtatato niyo, hindi naman magkakaganon. Eto pa, bigyan ko kayo ng technique. Kung newbie pa lang kayo guys, pagka nagtato kayo, mas okay na simplihan nyo lang yung banat nyo. Huwag nyong puwersahin. Kasi yun, madali pa yung ayusin. Pagka dark na, pinersa nyo idiin, hindi mapasok yung tinta, idiin ko. Pustahan tayo, habang buhay pagsisisihan ng kaibigan nyo, or kung sino man yung tinatuan nyo, yung ginawa nyo na yun. Kasi, habang buhay yung tato, hindi to trip-trip. Talagang, dapat pinagtutuunan nyo ng pansin yan. Dapat ganun yung mindset nyo. Kasi, pagka tinusok nyo yan na may ink, habang buhay na yan nandiyan. Depende na lang. Yun nga, yung papabura mo. Gaya nga ng sinasabi nila, sino ba yun? Mevo TV. Nakita nyo ba yung itsura ng pagbura ng tato? Mas para sa akin kasi mas malala yung ginagawa nila eh. Yung naglalangib yung balat, parang lumalabas yung laman. Sobrang lalanan guys, huwag nyo na lang ipabura pagka ganun, magpa-karabowski na lang kayo. Pero kung talagang kailangan ipabura, hindi ko alam eh kung may laser na talaga ditong yung quality. Hindi ako sure dun eh. Pero magpa-laser na lang kayo. Pag-ipunan nyo na lang. Kasi, yung pagbubura na ginagawa nila, parang parang torture yun eh. Yung magkikeloids na siguro ng ilang millimeter yung kapal dun sa balat mo na talagang balat lang. Yung peklat kakapal ng sobra, makapal pa sa piso, diba? Sobrang pangit nun guys, huwag kayo magpapaganon. So dito guys, ginawang ko ng red tsaka orange yung bulaklak natin. Kasi yan eh, dalawang bulaklak, so dalawa rin na dapat na magkaibang kulay yan. Hindi pwedeng magkaparehas. Kasi ang pangit naman, 'di ba? Pagka magkaparehas. Pagka ganun yung ginawa nyo, edi parang walang dating, 'di ba? Nagtattoo ka pa ng makulay kung iisang kulay lang ng bulaklak yung kaya mong gawin. Sa ganito kasing bulaklak, maraming kulay eh. Kaya maganda siya tignan pagka iba-iba yung kulay niya. Basta maya-maya lang makikita nyo guys yung sinasabi ko. Pagka natapos ko na yan.
Kasi pagka ano eh, pagka ganyan talaga, importante din yung may alam kayo sa pagkukulay. Kasi pagkulay lang kayo ng kulay ng kung ano yung nakita nyo, hindi sa akin okay yung ganun eh. Kasi kunyari nakita ako pink, pink, lahat pink. Hindi pwede, kailangan yung dark to light din yan guys, para buhay na buhay talaga siya. Pagka ganun kasi, isang kulay lang, pangit eh. Parang okay, may bulaklak ka na makulay. So yan guys oh, di ba? Red to orange, tapos orange to yellow yan sa loob. Diba? Ganda. Tapos blue-green yung ano, or emerald yung kulay ng Hanya mask ko. Common na kasi yung ano eh, yung red na Hanya mask. Kaya ginawa namin ano, emerald yung kulay niya. Tapos nilagyan namin ng teal, tapos yung dark na emerald, hindi ko alam yung kulay, nakalimutan ko guys, sorry. Basta yun, dyan lang naman yung mga ink ko eh. Basta ano, dark na emerald, yun yung ginamit ko dun sa bandang mga dark color sa Hanya mask. Dito sa gray, tingnan nyo guys, eto yung sa akin talaga medyo mahirap talaga to makita eh, pagka light gray eh. Pagka tinatumo kasi siya, parang dumudugo lang. Parang hindi kumukulay sa balat. Pagka dumugo pala siya, pumasok na pala yun. Huwag nyo nang balikan ng todo-todo. Sa akin kasi medyo tansyado ko na, kaya kahit medyo binabalikan ko, okay lang yan. Alam po naman yung ginagawa ko. Siyempre sa baguhan, medyo mahirap yun. So yan naman yung ginawa kong bulaklak sa kabila guys, sa isang bulaklak. Ayan, red, dark red, tapos red, tapos pink, tsaka red. Ayan, may transition pa rin. Ano kasi ako sa ganun eh, mahilig ako sa ganun na mga bulaklak, yung may dark tsaka light, hindi flat lang yung kulay. Kasi pag, minsan kasi pagka traditional yung tinatato, minsan isang kulay lang. Ito kasi may pagka neotrad na rin kasi to, kasi yung style ng Hanya mask niya parang pang cartoon style, parang ganun, hindi demonyo na ano, na tawag dun, pang Japanese talaga. Para na siyang may pagka neotrad, tsaka nagka power lining ako dun sa ano, sa Hanya mask, tsaka dun sa Kitsune mask. Yung mga ink pala na ginagamit ko dito, halos lahat Radiant yan. Hindi ako gumagamit ng ibang brand eh. Karamihan Radiant na yung ginagamit ko ngayon. Dati gumagamit ako nun, pero yung ibang brand kasi, eto yung ano, ito pa yung issue ko dun. Sa Starbright, may mga ink dun guys na ang bilis mo tuyo. So ang hirap talaga niya anuhin. Ang hirap niyang gamitin pagka natuyo. Bubuksan mo pa yung tinta, papalambutin mo pa yung ano, yung ink, kasi natutuyo nga siya. Yan yung issue. So dito sa Radiant, kahit yung pinakamalagkit nila na ano, na crimson red, yan malagkit yan sobra eh. Hindi siya natutuyo. Malagkit lang talaga siya, pero hindi siya natutuyo. Talagang smooth pa rin ano, sa yung paglabas niya dun sa bote niya. Hindi katulad ng ibang brand. Halos lahat ng brand eh, ganun eh, natutuyo talaga. Pero kung sanay naman na kayo at aircon yung bahay nyo ng 24/7,
Alam, problema yan kasi kailangan yung ink medyo malamig eh. Dito kasi sa lugar namin medyo mainit eh. Naka aircon naman ako pero hindi ko naman pinapatakbo ng 24 hours yan pagka nagtatato lang. Kasi syempre ang mahal nga ng bill, di ba? Tapos nga pala guys, marami nagtatanong ano ba yung voltahe ko rito? Yung voltahe dito guys ay 6.5 yan. Yan yung volts na lagi kong ginagamit sa shading. Minsan 7, pero madalang lang yun. Usually talaga 6.5. Kasi ano eh, yun yung tansyado ko sa machine na gamit ko. Wala kasi tamang ano, tamang volts. Iba-iba kasi yan sa machine eh. Depende yan talaga dun sa makina mo. So yan guys, medyo malapit na tayo matapos. Konti na lang yan. Kumana na yung bata pa rin kalbo dun sa konting dahon-dahon na lang. Tapos ano, magpuputi na lang tayo. Yan, magpuputi na pala ako guys. Yung puti na ginagamit ko, yun, dito gamit ko Eternal. Hindi ako gumamit ng Radiant dito. Kasi ano naman, ito naman ang gusto ko dito sa Eternal. Solid yung puti niya, malagkit eh. Hindi natutuyo kasi malaki yung binili kong ink. Yeah. Yun din pala yung isang magandang ano, magandang gawin. Kung ayaw mong matuyuan, malaking ink yung bilin mo. Talagang hindi matutuyo yan. Pag mga half ounce kasi tsaka mga 1 ounce, madali yan matuyo. Experience ko na yan. Lalo na pag mainit. Madali siyang matuyo. Yun yung problema. Pero pagka malaki, yun, pwede pala. E syempre, newbie lang yung tinuturuan ko dito sa YouTube. Diba? Kaya hindi pa nila kayang bumili ng ano. Basta yun ganun lang yung ano ko sa inyo, maisasuggest na ink. Yan. Tsaka pagka bumili kayo, doon na talaga kayo bumili sa mga tattoo studio na ano, or tattoo shop, tattoo supply, mga ganun. Na talagang nagbebenta ng Radiant. Meron kasi yung certificate na binibigay yung Radiant sa mga seller dito sa Pilipinas. So pagka may ganun, pwede nyo silang i-check na talagang ano sila, may certificate. Yun, legit yun. Doon na kayo bumili. Tapos yung ginamit ko dito na ano, na pang puti. Ayan, yung needle na yan. Iba yan eh. 5RL lang yan. Yun. Ito, yan naman yung maganda pang lining sa ano, sa mga manipis-nipis lang. Gaya nga ng sinabi ko kanina nung una. Siyempre, okay lang siguro yan kung ano, kung mga minimal tattoo. Pero pagka ganito kasi medyo solid talaga dapat yung lining niya. Kaya makapal yung ginamit ko. 7RL yung ginamit natin, tapos nag power lining tayo dun sa ano, sa outline ng mascara. Ayan, medyo malapit na tayo matapos, guys. Gusto ko pala magpasalamat sa ano, sa client natin na napakatibay nito. Naging model ko na to guys. Yan si Carl. Yan. So yun guys, malapit na tayo matapos. Konting-konti na lang talaga yan. Tingnan natin. Ayan. Basahin lang natin yung tissue natin para matanggal yung mga excess na ink na mga hindi naman pumasok sa balat. Malinisan natin yung tattoo ng maayos. Ayan. Yung marami rin nagtatanong bakit ano eh, yung bumubula daw. Green soap lang yun. Foaming soap lang yun guys. Nasa bote yung sikreto, wala sa nilalagay. Parehas lang yan ang nilalagay ko. So ayan na guys oh. Tignan nyo naman, diba? Solid na solid yung tattoo ni Carl. Ayan. Tignan nyo.
hanggang Kabilayan. Ikot natin. Teka lang. Unasan muna natin. Ayan, no? Diba? Ayan siya, guys, oh. Pagka, ano, tinignan natin paikot. So, sana, ano, nagustuhan nyo yung video na to at sana may natutunan kayo. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi marami pa po akong i-upload ng mga tattoo videos at saka mga tattoo tutorial. So, yun, guys. Hanggang dito na lang muna.